Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. So, ito na naman po tayo guys. Meron naman po tayong gagawin. So, ako ngayon ay, dahil free ako ngayon, wala yung mga amo ko. Naisipan ko guys na magluto ako ng bibingka. So, mamiss ko talaga kumain ng bibingka guys. So guys, gagawa po tayo ng ano ngayon ng bibingka. So, meron po akong glutinous rice. Yung glutinous rice. At meron po akong ano yung condensed milk. Tapos itong ano, nabuksan ko na. Yung gata ng nyug. Ay, hindi ko lang alam kung kasya kaya bumili. Kumuha pa ako ng ano, mayroong small. So, meron po tayong tawag nito asukal na puti at saka yung ito. Milk po na butter. So, tara na guys at gagawa po tayo ng mag mix tayo ng so, ito ilalagay ko na isang supot. So, ngayon, meron po tayong isang cup na white sugar. So, i-mix po natin. Malinis po itong kamay ko. So, kaya ito na lang gagamitin ko. I-mix ko muna yung asukal dito sa rice. Glutinous rice. Ayan po, guys. So, meron po akong mineral na butter. So, i-mix ko na siya. So, ngayon guys, ilalagay ko na itong gata. Wow. So mamaya guys, pag kulang po yung pwede na rin tayong magdagdag ng tawag nito. Yung tubig ba kung sakaling kulang. Mamaya ko na lang po ilagay yung yung dagdagan ko siya ng condensed milk mamaya. Water po ito. Magdagdag ako ng tubig. Mamaya. Pwede natin pong tikman kung ano siya. Kung tama na po yung asukal. Kailangan na i-mix ito ng maigi. Tapos
lalagyan po na, dagdagan ko po ng ano, dagdagan po natin ng condensed. Huwag mong masyadong ano, lagyan ng condensed. Kasi pa ano yung ano, sa ibabaw niya yan mamaya. Tapos ano, lalasaan natin kung tama na yung tamis. At kung kulang, pwede natin magdagdag ng ano, ng asukal. Ito guys, babaunin ko bukas. Kasi meron po kaming kaibigan na mag-birthday bukas. So, wala man akong may ano sa kanya. So, ito na lang ang lulutuin kong bibingka. Kasi, ano, napakaswerte dahil mga amo ko wala dito sa bahay ngayon. So, pwede akong makapagluto. So, ito na tayo guys. Hindi ko na naipakita sa inyo guys. Dinagdagan dinagyan ko siya ng ano kanina ng tawag nito, yung naiblend na almond. Dinagyan ko siya ng ano kasi wala akong ano peanut. So yung almond ang meron. Yung nakaano. So ngayon guys, ito yung ano, yung urmahan ko, lalagyan ko siya ng ano, pahiran ko po siya ng yung gata. Para sa, imbes na yung butter ang ilalagay ko, so yung gata na lang ang ano, ipahid ko sa ilalim. Kasi sa amin sa Pilipinas, ganito ang ginagawa namin, pero yung dahon ng saging ang ginagamit namin. Yung may irong din urmahan. So, ito, dalawa po itong ano, urmahan. Kasi wala akong ano, malaking lutuan, so ito na lang gagamitin ko. Tantyahin ko na lang po guys kung ano ay yung paglagay. Eksakto lang yata yung ano, dalawa. Inaayos ko lang guys yung ano, yung urmahan ko para hindi maganda yung pagkaano niyan.
So ngayon guys, lalagyan ko siya ng ano, ng gata sa ibabaw. Guys, yung ano, yung hinaano ko kanina. So, hintayin ko na lang po guys na ano, uminit yung oven. Tapos, ilalagay ko na yan sa loob. Ayan na guys, pinailagay ko na sa ano, sa loob ng oven. So, mag-start na po siyang maluto. Ayan na guys, luto na yung ano, yung linuto ko na bibingka. Yung malagkit glutinous rice, ay glutinous powder. So luto na po guys yung bibingka. So hindi pa natin matitikman guys kung kaano yung tamis, kasi kaano lang natatanggal ko lang dito sa ano, sa oven. So ayan na guys, So bukas matitikman din yung mga aking mga kaibigan, kasi nag-request sila ng ano, nag-request sila na magluto po ako guys, ng magluluto ako ng ano, biko. Ang kaso nga lang matrabaho. So hindi ko pwede yun na ano, pag inumpisan ko ng linuto yun, ano yun, hindi ko natitigilan yun hanggat hindi ko na siya maihalo yung mga ingredients. So, ang ginawa ko, ito na lang. Bibingka na lang. Kasi pag sinalang mo na dyan sa oven, pwede mo nang iwan-iwanan hanggat siya ay maluto. Pwede ka rin makapagtrabaho rin ng iba dito sa bahay. So, ayan na po guys. So, ito na tayo guys. Hindi ko na naipakita sa inyo guys. Dinagdagan, linagyan ko siya ng ano kanina, ng tawag nito, yung na-i-blend na almond. Linagyan ko siya ng ano, kasi wala akong ano, peanut. So yung almond ang meron, yung nakaano. So ngayon guys, ito yung ano, yung urmahan ko, lalagyan ko siya ng ano, pahiran ko po siya ng yung gata, para sa imbes na yung butter ang ilalagay ko, so yung gata na lang ang ano, ipahid ko sa ilalim. Kasi sa amin sa Pilipinas, ganito ang ginagawa namin, pero yung dahon ng saging ang ginagamit namin. Yung may irong din urmahan. So, ito dalawa po itong ano, urmahan. Kasi wala akong ano, malaking lutuan. So, ito na lang gagamitin ko. Tantyahin ko na lang po guys kung ano ay yung paglagay. Eksakto lang yata yung ano, dalawa.
inaayos ko lang guys yung ano, yung urmahan ko para hindi maganda yung pagkaano niyan. So ngayon guys, lalagyan ko siya ng ano, ng gata sa ibabaw. Guys, yung ano, yung hinaano ko kanina. So, hintayin ko na lang po guys na ano, uminit yung oven. Tapos, ilalagay ko na yan sa loob. Ayan na guys, ilagay ko na sa ano, sa loob ng oven. So, mag-start na po siyang maluto. Yan na po guys, malapit nang maluto. In-check ko lang siya. Meron pa siyang 15 minutes na maluto yung bibingka. So, mamaya ano na. Ayan na guys, luto na yung ano, yung linuto ko na bibingka. Yung malagkit. Glutinous rice. Ay, glutinous powder. So, luto na po guys yung bibingka. So hindi pa natin matitikman guys kung kaano yung tamis. Kasi, kaano lang, katatanggal ko lang dito sa ano, sa oven. So, ayan na guys. So, bukas matitikman din yung mga aking mga kaibigan kasi nag-request sila ng ano. Nag-request sila na magluto po ako guys ng magluluto ako ng ano, biko. Ang kaso nga lang matrabaho. So, hindi ko pwede yun na ano, pag inumpisan ko ng linuto yun, ano yun, hindi ko natitigilan yun hanggat hindi ko na siya maihalo yung mga ingredients. So, ang ginawa ko, ito na lang. Bibingka na lang. Kasi pag sinalang mo na dyan sa oven, pwede mo nang iwan-iwanan hanggat siya ay maluto. Pwede ka rin makapagtrabaho rin ng iba dito sa bahay. So, ayan na po guys. Luko lang guys sa gilid-gilid niyan para ano siya. So, ayan. Ayan na nga. Luto-luto na. So, lahat po ng ano, maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. So, inaano ko lang kasi guys sa ano, sa gilid-gilid niyan para mas maganda mamaya yung ano, yung pagka urma niya. Kasi maano na. So, pag hindi ko kasi gawin ng ganito yung sa gilid, syempre habang mainit pa iano ko na sa ano ganito na, kasi pag hindi ko pa pagsaka ko na lang ahanuin sa gilid pag malamig na, mahirap na ano tanggalin kasi nagkadikit-dikit na. Wow, kasi ang kapal yung nilagay ko na gata at saka gatas sa ano, sa ibabaw, condensed. Ayan. Yung condensed po ito at saka gata, tingnan nyo, nagsobra kasi napakakapal yung inilagay ko. Pero okay na ito bukas. Matigas-tigas pa lang kasi kaluluto. Pero pag lamigan na, okay na siya. Dadalhin ko ito bukas. Merienda namin bukas ng aking mga ano kasama. So guys, at maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. So sana po sa mabuti tayong kalagayan.
At sana po ay hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon Diyos. Lagi tayo pong gabayan. So, huwag po natin na kakalimutan na at magpapasalamat sa araw-araw ng ating Panginoon. So, hanggang dito na lang po guys ng aking video. So, maraming salamat. So, see you next time. See you next time guys. Bye-bye.